may kayo agpasyar ditoy. Cagayan Valley! Tagay, isang pampaswerteng halamang tumutubo sa Katagayan. Katagayan. Ah, Cagayan. Cagayan? Ang Cagayan Valley ay rehiyon na binubuo ng 5 probinsyang may kanya-kanyang pagkakakilala. Ang Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, at Isabela. Sagana sa sining, agrikultura, at yamang tao. Bilang isang tagapagtangkilik ng sining, ito'y isang pananalamin sa bayang ating kinagisna. Umay kayo agpasyar dito'y Cagayan Valley! Dumanon kayo, Apo! Ang lahat ng biyahe ay magandang umpisahan kapag may laman ng tiyan. Liblib man at mahirap puntahan, di mapipigilan ng mga tao at mga turistang tikman ang luto ni Nanay Sol dito sa kanyang pansiterya. Ah, ito ba? Batil patong ang tawag dito. Isa sa mga pinagmamalaking putahe ng Tugig-Araw, ang capital city ng Cagayan. Pansit na may itlog at karne ng kalabaw? May kasama pang sabaw. Talagang makabusog timakan dito eh. Bukod sa pansit, marami ding mga produkto na pwedeng-pwedeng ipasalubong lalo na ang kanilang delicacy ng mga mani, milk candy at chicharabaw. Maynila? I don't think so. Halika! Itutur kita dito sa Kapitolyo ng Nueva Vizcaya na matatagpuan sa kabisera nito, sa Bayumbong. Sinasabi na ang Kapitolyo ang simbolo ng pag-intindi sa kinabukasan at ng mga pananaw ng tagapagtayo nito, na si Gobernador Patricio G. Dumio. Naririnig nyo rin ba yon? Tunog ng kampana ng simbahan. Naririto naman tayo ngayon sa St. Dominic Cathedral, na karaniwang tinatawag na Bayumbong Cathedral. Itinayo noong 18th siglo, barok na simbahan na matatagpuan sa Barangay Salvacion, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang katedral na siyang upuan ng Roman Catholic Diocese ng Bayumbong ay nasa ilalim ng pagtangkilik ni Saint Dominic. Pagkakataon natin ito upang taimtim na mag-alay ng dasal. Nagsalimuot yung panawin dito, no? Napakaliwalas ng paligid. Ang sarap pagmasda ng mga puno at bundok. Tanyag din ang rice terraces, ang hagdan-hagdang tanim na isa sa mga pangunahing kabuhayan nila. Ito ang road trip! Mapantayo at palamiis ijay karayan. Nandito tayo ngayon sa ilog ng Manamtam. Malapit ito sa sakahan, kaya namang tiyak na maganda ang lupa doon. Mababaw lang ito at malamig ang tubig. Tamang-tama para sa malinsangan, nakakapagod na araw. Nakakalma ang tunog na para bang binubulong sa akin na sumabay sa agos ng buhay. Diri naman papahuli sa yamang kultura at sining ang mga Biskayano. Si Jericho Eco Fazon na isang fine arts student sa University of Cordilleras. Bilang artist at photographer, sa kakaibang lente niya nakikita ang kagandahan ng kahit anong bagay o kaganapan. Hindi lamang simpleng tinta, pintura at mga kulay ang nais niyang ipakita. Nais niya ring ihayag ang realidad at kultura ng lipunan sa pamamagitan ng sining na naglalayong kustyonin ang mga makaluma at makabagong pananaw. Patuloy ka pa rin kahit singbigat ng pagmamahal sa sining ang pagod na nararamdaman mo. Thank you for that wonderful question, Cherise.
So, asa mi mo asang Mima? I make art kasi gusto kong nagkukwento. Pero syempre, yung mga kwento na yun, hindi haka-haka lamang. Dapat based on facts. You know, 2022 at naniniwala ka pa rin sa fake news. I want to show you what I see on my perspective as an artist. I want to put them in my shoes and open people's eyes. Using art to provoke and make people talk about that specific subject. I do not make art merely for art's sake, but I'm trying to mirror social realities and raising awareness to social issues in order to include involvement among the masses and would expedite social marketing, because art is also political. Art is a form of communication where people can connect, making different group of people giving their opinions and understanding of my art based on their own perspectives. I want my art to be a bridge. Unity art? Kung saan yung experiences ko as an artist na parang nakaka-relate yung sila. Kunwari sa love, ganon, yung iniwan ka, pinagpalit ka sa iba, hopeless romantic phase, girl, get out of that era. And lastly, to empower. Yung mga ginagawa kong art is also to make people feel that they are supported. For example, is yung art na ginawa ko noong Pride Month, in entitled Hindi Kasayang, which is a tribute to people like us, the LGBTQ+ people. Slay! Soyocracy. Syempre, in order for me to achieve this, is I go through a lot of sufferings and experiences just to create greatness. The sleepless nights, art loves, and dream creative juice, they're the worst because art is suffering. But at the end of the day, the satisfaction it gives is priceless. The type of culture as we have dito sa Biscaya is purely mixed, no? Our languages, our lifestyle, pati lingwahe namin. Ako, common tongue ko, which is Kalanguya, pahed ni Malabitan Higatin Amin, higak ki Robert Daimar D. Malcat, taga Bombang, Nueva Vizcaya, Pilipinas. Kahitawan ko na hiya ay 21. Yung manota topic min hiya, which is directly, nag-introduce po na ako, no? Ang salita po namin is Kalanguya, no? Yung sinabi, yung panalalita ko po kanina. And as a respect for them, I've been trying not to forget that rich culture that has been entrusted to us, the younger generations, to introduce to the future generations, our kids, our children, our children's children. Yeah, the mountaineer is number one pangabuhay namin. Gulay, rice, anything that is mainly rooted sa aming culture. As a modern, as a third generation child, there is so much that I fight for and I strive for. And to be a better son. Yeah, I pwede lang to be a better son. Pero yeah, what can I do? I just try my best and hope, you know, prepare for the worst, hope for the best. Anong kaugalian ng pagiging Biskayano, yung sobrang proud ka? Sobrang proud ka. Siguro ano, hindi lang bilang Biskayano, pero kumbaga ugali ng Pilipino, no? Yung napaka-hospitable mong tao. Lalo na dito sa probinsya, no? Or I think sa mismong kultura doon sa bundok. Dahil napansin ko nang nagpunta ako noon sa Maynila, medyo na culture shock ako. Dahil pumunta kami noon dito sa isang bahay. And then I thought, papakainin kami, ganito, ganyan. Dahil nasanay ako sa kultura namin dun sa bundok. Hindi ka papauwiin dun na hindi ka busog. Wala kang dalang pagkain, wala kang dalang gulay. Minsan bibigyan ka ng mga what-what. Yung term namin what-what is just ang pagkain. Boiled meat, no? Yung translation niya sa English. So yun. Dito sa bundok,
Once na bumisita ka sa bahay, hindi ka uuwing gutom, hindi ka uuwing empty-handed. That kind of hospitable na ugali. Hindi lang yan sa Biskaya, no? Nasa Filipino culture yan. Pero, it different siya, diba? Minsan, sa amin, pagkain, sa mga, sa ibang bahay, kape lang, ibang tubig lang. Pero there's, nandun pa kayo yung ano, hospitality, no? Hindi siya mawawala. Ako lang kasi masyadong demanding dahil nasanay sa medyo ibang kultura. Pero, hindi mawawala yung kultura ng Pilipino na pagiging hospitable. Maraming salamat sa iyong mga binahagi. Ang ganda ng tanawin! Parang abot ko ng langit tuloy. Nasaan na nga ba tayo? Ah, nasa Quirino na pala at nakalanding na tayo sa landingan. Dito sa landingan viewpoint, tanaw ang buong bayan ng Nagtipunan, pati na rin ang mga ilog at mga luntiang tanawin na nakapaligid dito. Ang ganda, di ba? Napaka-presko pa ng hangin. Hashtag Fresh Air 2022 talaga. Malamig ang simoy ng hangin, pero huwag mag-alala. Sinani naman tayo ng mga ex natin sa lamig, di ba? Dahil na ipakita ko na sa inyo ang ganda ng Quirino, papantayo at pasyar ijay Batanes. Ewan ko ha, pero pag naririnig ko yung Batanes, naiisip ko agad yung makapikil hiningang mga tanawin na gugusahin mong titigan magdamag. Magpapasabi ka na nga lang ng, Pilipinas pa ba to? Ang Batanes ay kinikilala sa kakaibang kultura ng mga unang nanirahan dito. Sila ay tinatawag ng mga Ibatan. Ang mga Ibatan, ikilala sa kanilang katapatan. Bongga, di ba? Kapag kayo ay bibisita sa Batanes, siguraduhin niyong masusubukan yung magsuot ng kanilang bakul. Ito ang kanilang patanga sa init ng araw na parte ng kanilang kultura. Makikita niyo rin doon halos lahat ng bahay gawa sa bato dahil ang Batanes ay palaging tinatamaan ng mga malalakas na bagyo. Mayatiag picnic? Hintayo nagpasyar dito, Isabela. Gina sa kampo ng Biskara. Dito ginaganap ang camping ng mga scouts dahil sa payapa at makakalikas na kapaligiran. Hindi ba't kay gandang pagmasdan? Masarap magnilay-nilay sa magandang tanawin. Pwedeng-pwede mag-picnic, pamilya man, may karelasyon, single, iniwan, niloko. Ay, tama na. Ang tubig na umaagos dito ay mula pa sa Magat Dam. Speaking pala, halika sa Magat! Ang Magat Dam ay isa sa mga pinakamalaking dam sa ating bansa. Ito ay nagbibigay irigasyon sa humigit kumulang 85,000 hektaryang mga lupang pang-agrikultura. Ito rin ang nagsisilbing hydroelectric power plant ng Cagayan, kaya naman sobrang importante nito. Idadaan ko rin kayo sa isa pang tanyag na puntahan ng mga turista sa Isabela. Pero teka, mga mais ba yan? Napakarami at ang gaganda. Oo nga pala, nandito na tayo sa Corn Capital of the Philippines, sa Ilagan. Inabot na pala tayo ng dilim sa paggagalat dahil sa dami ng pinuntahan natin. Para sa huling destinasyon, tayo ay nasa Bonifacio Park sa Ilagan, ang capital city ng Isabela. Kita mo yung napakalaking upuan? Tinagurian lamang yan bilang biggest armchair sa Guinness Book of World Records. Kilala ito bilang butaka ni Goliath. Kahit ibang bansa ay napansin ang galing at tiyaga nating mga Pinoy. Hi,
makabannog nga ag malmalem ngem naragsak lata. Agawid tayan apo. Lagi lamang isipin na kahit anong panahon, kahit anumang okasyon, palaging bukas ang Cagayan sa lahat ng mga Pilipino. Ito ang lambak ng Cagayan. My keys and I hit the gas. In an hour I'll be up for the task. Oh, like a blast from the past. I ain't confused, but girl I'm attached. This is not good, my heart's beating fast. Will this thing we have really last? I don't know yet, but I'm craving for you, 'cause this feels so true.